What is up mga bossing, another update vlog for our ATR-160 by QJ Motor. Unang-una sa lahat, congratulations sa mga bossing natin na nakuha na ang kanilang ATR-160 na inabot ng 1 to 2 months sa paghihintay, worth it naman kaya. So don't worry mga bossing, make sure na updated kayo sa panonood ng vlog ko regarding sa inyong mga unit na ATR-160. And a little advice dun sa mga bagong owner ng ATR-160, make sure na frequent nyong ginagamit yung mga features and niraride yung motor nyo para just in case may mga lumabas na defect or factory defect, maibalik nyo agad sa kasa. Now, paano gamitin ang GPS ni ATR-160? And so check naman natin yung GPS and phone connectivity ni ATR-160. So long press lang natin to, enter. Ayan, lalabas na yan. And then open natin yung Carbitride kasi nakapag-download na ako ng application. Niniscan ko yan, QR code na yan. Then ito yung i-download mong application, Carbitride. Automatic pupunta ka na sa window ng Carbitride, then da-download mo lang siya. So dahil meron na tayo, open na lang natin, automatic magko-connect na yan sa kanya. Yan, connected na tayo. Kita nyo naman, meron na tayong GPS. Go to view. Yan. So naka-GPS na tayo. Ang galing, di ba? So first ever scooter na may built-in GPS sa TFT display niya. Ngayon, pwede naman tayo mag-phone mirroring kung ayaw mong gamitin yung built-in GPS niya dahil di pa masyadong updated. Pwede mong gamitin yung phone mo para ma-open mo yung Google Maps. So, check natin. Punta tayo sa application. Click natin yung phone mirroring. Ayan, mirroring projection. Start now. Yun, bilis, di ba? So, hanapin lang natin yung maps. Open natin yung data natin. Yan. Yan, so na-connect na natin at yung phone mirroring niya. So yan na, nakita nyo. Naka-mirror na yung phone ko using Google Maps. Makikita mo na yan dyan sa yung display TFT panel from ATR-160 to my phone. So make sure naka-open yung wifi ng phone mo dahil dun nagko-connect si ATR-160. So open mo yung wifi. So paano pag malolobat ka? Huwag ka mag-alala kasi may charger naman dito si ATR-160. So pwede kang mag-Google Maps habang nasa biyahe ka, habang naka-charge yung phone mo at hindi ka malolobat. Yan. So that's how you connect phone mirror on your TFT display sa ATR-160. And that's how you do it. Ayan, kung gusto mong gamitin yung GPS for emergency purposes, naligaw ka, pwedeng-pwede, basta open mo lang yung wifi mo at GPS mo and connect mo na ang iyong phone sa mismong motor mo sa ATR-160. Sa TFT display, all you need to do is scan mo lang yung code or download mo na yung Carbitride. And another update sa top box bracket ng ATR-160, available na din po ito sa Bristol Motorcycle Caloocan. So kaka-message lang sa group namin na may available na daw po for ATR-160 na top box bracket. So kung gusto mong order, punta ka lang doon. Ang price nito is I think 3,500. And then before may pinakita sa akin na crash guard din sa ATR-160. So might as well kung gusto mo ng crash guard talaga for ATR-160, try mong magpa-pre-order sa Bristol Motorcycle Caloocan. Pwedeng-pwede kang umorder nito sa kanila. So yun, i-comment nyo naman ang inyong mga feedback at mga first na pakiramdam nyo nung na-drive nyo na ang inyong ATR-160. So comment nyo mga bossing kung ano yung mga feedback nyo sa kanya. And don't forget guys, 1 year warranty and 6 months electrical warranty ang ating ATR-160, sabi sa kasa. So make sure na ma-check nyo ang mga features, magamit nyo lahat, i-ride nyo na siya kahit dyan-dyan lang sa inyo. Para din alam nyo kung may mga factory defect kayo nararamdaman or hindi kaaya-aya, maibalik nyo kagad sa malapit na kasa. At the same time, much better kung sa mismong kasa nyo ibabalik kaysa sa mga motor shop dahil covered pa yan ng warranty mga bossing. So iwas-iwas muna tayo sa mga upgrades na hindi makakatulong sa ating motor. So dahil nga covered pa siya ng warranty, sayang din naman kung i-upgrade nyo kagad or kung may mga papagalaw kayo na pwedeng ikasira ng warranty nyo or ikatanggal ng warranty nyo. So yun lang bossing, make sure
mai-ride nyo siya, pakiramdaman nyo, ramdamin nyo, kalikutin nyo ang mga features, and make sure mapagana nyo lahat para kampante po tayo kung sakasakali merong hindi naman inaasahan na may sira, eh maibalik nyo agad sa pinakamalapit na kasa or saan nyo siya kinuha. Alright? And para naman sa mga parts, mga bossing, mga consumable parts, brake pads, bearing, and etc., don't hesitate to message them sa Bristol Motorcycle Caloocan. So kasi sila yung main, so mas marami silang maisasagot sa inyo regarding sa mga parts availability. Kung sa ibang branch wala silang maisagot sa parts, I suggest doon na kayo, shortcut na agad, direct message or puntahan nyo kung malapit kayo doon sa main branch ng Bristol Motorcycle Caloocan. And then sa nagtatanong at nag-i-inquire dun sa mga vlog ko kung ilang linggo tumagal bago ko nakuha yung ORCR ng aking ATR 160, at exactly 2 weeks lumabas na po yung ORCR natin, minessage po tayo ng ating ahente na puntahan na po ang ORCR after 2 weeks. So kaya yun po ang sagot natin, 2 weeks exacto lumabas yung ORCR. Ngayon po, iniintay na lang natin is yung plate. And dun din sa nagtatanong kung cash ko ba ito kinuha or installment, cash po natin ito kinuha, 159,900 plus LTO 3,500. So yun po yung total, kaya na lang po mag-total. Sayang lang kasi hindi natin naabutan yung discount na 10,000. So congrats dun sa mga inaabot ng discount na 10,000. Yan, so once again, the new futuristic adventure scooter from QJ Motor, ATR 160. Naman ang tunog ng kanyang makina. Stuck po ang ating ATR 160, wala pa tayong ina-upgrade.